Kumusta kaibigan? Nung lumabas na sa ibang bansa ang bagong Honda Click, maraming napapaisip tuloy, lalo na yung may mga planong bumili ng Click, bibili pa ba o hihintayin na lang nilang dumating ang bagong Click 160? Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang kasalukuyang Honda Click at kung worth it pa ba kumuha nito. Nang sa gayon ay makatulong ako kahit o paano na makapag-decide ka sa bibilin mong motor. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Mayroong dalawang variant ang Honda Click dito sa Pilipinas. Ito ang 125 at 150cc. Pero mas marami ang gumagamit ng 125cc kasi nga bukod sa pareho lang naman ng pormahan, ang motor na ito mas mura ang Click 125. Ang motor na ito ay makikita mo sa halos lahat ng parte ng kalsada at ito rin ang karaniwang ginagamit ng mga kaibigan nating delivery rider dahil nga maporma, maganda ang specs at tipid sa gasolina. Ang Honda Click 125 ay equipped with 125cc, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder na naka PGM FI. Nasiguradong tipid sa gasolina at kahit 125cc ito ay naka liquid cooled pa. Nagarantisadong pwedeng-pwede itong i-long ride at kaya ang maghapong biyahe lalo na sa mga delivery rider. May fuel tank capacity na 5.5 liters na goods na ang laki para sa isang scooter. Ang kanyang overall dimensions ay 1,919 by 679 by 1,062 mm. Ang seat height ay 769 mm na swak pa rin sa may average height na katulad ko at may ground clearance na 132 mm. Ang suspension nito ay telescopic fork sa harap at unit swing sa likuran. Pagdating naman sa braking system, ito ay naka-hydraulic disc brake sa harap at drum brake sa likuran. Ang tire size naman nito ay 1890 by 14 sa harap at 1990 by 14 sa likuran at ito ay tubeless. Na alam naman natin na kahit ito ay mapako ay hindi basta-basta mapa-flat. Pwede pa itong i-drive hanggang makarating sa vulcanizing shop. Mayroon din itong feature na side stand kill switch na kapag nakababa ay hindi ito aandar. Sa kanyang lighting system naman, ito ay naka full LED na may mapormang DRL na mas kita ang ganda nito lalo na sa gabi. At ito rin ang isa sa mga nagustuhan ko nung ito ay bagong labas pa lamang. Mayroon itong 18 liters underseat compartment na kasya ang mga basic needs sa pagmumotor gaya ng kapote, extra chinelas, basic tools, documents at mangilan-ngilang full face helmet. At isa sa mga paborito ng mga Pinoy rider ang kanyang floorboard na napaka-convenient dahil pwede mo itong kargahan. Ito rin ay naka fully digital panel na kung saan makikita ang speedometer, odometer, tachometer, fuel gauge at orasan. Meron din itong basic indicator gaya ng turn signal, high and low beam at check engine. Pagdating naman sa kanyang starting system, ito ay naka electric start at wala itong kickstart. Pero huwag mag-alala dahil may voltmeter naman ito upang mamonitor kung kailangan ng magpalit ng baterya. Di tulad ng 150cc, ito ay hindi keyless. Siyempre, dahil nga affordable ang motor na ito, ito ay disusi. At meron din itong push button para sa seat compartment at di mo na kailangan susian pa na malapit sa upuan. Meron din itong key shutter para sa additional safety ng motor mo. Overall looks, talagang maporma ang motor na ito. Kaya naman mabilis itong pumatok sa mga Pinoy. Sa presyo nitong 79,400 ay masasabi kong napaka-practical gamitin ng motor na ito. At ang tanong kung worth it pa ba bumili ng Click 125 o hihintayin na lang ang pagdating sa Pilipinas ng Click 160? Siyempre, nasa sa iyo yan kaibigan. Kung ikaw naman ay may kakayanan bumili at wala ka pang Honda Click, ay mag-Click 160 ka na lang. Kung ikaw ay tipong naghahanap lang ng pang-service panghanap buhay, ay di ka magkakamali sa pagpili sa Honda Click 125. Dahil bukod sa forma at specs nito, ay siguradong tipid sa gas, quality at reliable ang motor na ito. So hanggang dito na lang kaibigan, sana ay nakatulong ang video na ito upang magbigay ng kaunting idea tungkol sa motor na naiisip mo. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ride safe and God bless!